Ay mga kabakyard, what's up? Isang mainit na hapon po sa ating lahat. So for today's video, pag-uusapan natin kung ano ba ang dapat gawin pag once nagpa-plan ka na mag-alaga ng ibon or newbie ka pa sa pag-iibon. So yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabakyard, para pag once nagpa-plan ka na mag-alaga ng ibon is mayroon ka ng idea. So tapusin mo ang video na ito mga kabakyard kung nadapo ka sa aking channel, para mayroon kang idea, tips na makukuha dito kung gusto mong pasukin ang larangan ng pag-iibon. So huwag na nating patagalin mga kabakyard, start na tayo. So ayan mga kabakyard, nasa ibunan ko na kayo. So ang topic natin for today is ano nga ba ang mga dapat nating gawin bago mag-alaga ng ibon, o gusto nating pasukin ang larangan ng pag-ibon. So unang-una mga kabakyard, ang ika-advise ko sa inyo is dapat mag-research muna kayo kung ano bang angkop na mutation na gusto nyong alagaan o gustong-gusto talaga ninyo na maging alaga. So mayroon naman tayong Google ngayon, so anytime may wifi ka lang, may data ka lang, is pwede ka na maka-research at mapag-aralan mo ang iyong gustong alagaan ng mutation ng ibon. Dahil sa mutation ng Parakeets bagirugar is hindi po isang mutation lang o isang ibon lang sila. So marami po sila. Pero ang magandang ika-recommend ko sa inyo mga kabakyard na magandang alagaan, madaling alagaan, hindi sila na alagaan, is yung nakikita ninyo ngayon. So itong Parakeets bagirugar. So ito po yung pinaka-pass moving ko na ibon dito sa aking munting ibunan, na inaalagaan ng mga newbie. So alam nyo ba kung bakit? Unang-una, mura lang po ang kanyang parisan. So nasa 800 ang pera po nito sa amin. So pag once hindi nag-success yung pag-alaga nyo sa ibon, is hindi na masyadong masakit sa bulsa dahil mura lang. Unlike sa bumili kayo ng ibon na nag-rate ng 15k, 20k. So pag once baguhan pa lang kayo at hindi pa kayo sanay na mag-alaga ng ibon, kapag namatayan kayo ng ibon, masakit talaga sa bulsa at saka masakit sa damdamin dahil mahirap kumita ng pera ngayon mga kabakyard. Kaya mas maganda na bago tayo mag-plan na mag-alaga ng ibon, is dapat alamin muna natin ang kanilang behavior, mga dapat ipakain, mga pwedeng ibigay na diet sa kanila. So sa ganung paraan is maging successful tayo. So unang dapat nyong gawin pag once nakapili na kayo ng ibon na gusto nyong alagaan, is dapat bumili kayo ng cage tulad sa nakikita nyo ngayon. So ang cage ko na to is nasa 3 years old na po ito, dahil nung una ako nag-start is ito yung cage na ginamit ko, at saka until ngayon is nagagamit ko pa. So may poop tray din siya, at saka hindi malalaglag sa baba ang mga ipot o mga seeds na kinakain ng ibon nyo. So safety safety siya pagdating sa mga dumi. Ang iba kasi mga kabakyard, atat na atat sa pag-aalaga ng ibon. So bumili agad ng ibon, hindi niya iniisip na pag-uwi niya ng bahay is wala siyang kulungan na paglalagyan. So ang tendency is nasa karton inilagay ang ibon, o di kaya nasa mga boxes na mga plastic, and then may binili o di kaya lumabas ng bahay, pagbalik, ayun, patay na dahil nakain ng pusa. O di kaya nakawala, kaya flyby yung ibon nyo na binili. So mas mabuti na bumili kayo ng cage bago kayo bumili ng ibon, para safety yung ibon nyo at saka comfortable siya sa kanyang area na pinaglalagyan ninyo. So pag once nakabili na kayo ng cage, dapat bumili din kayo ng patubigan. So ang patubigan po dito sa amin, tulad sa nakikita nyo, is nasa 35 pesos po ito sa pet shop. At saka bumili din kayo ng dapuan. So ang dapuan ko po na nilagay sa aking ibon na to is ako lang po ang gumawa, dahil marami namang puno dito sa aking area, so hindi na ako bumili. So kapag nasa city kayo, walang mga puno yung area nyo, ang dapuan na to is meron kayong mabibili sa pet shop. So nasa 45 to 70 po yung price, depende po sa sukat ng dapuan na bibilihin nyo.
Ang pangalawa, ang susunod naman is dapat bumili kayo ng patukaan. So ayan, yung patukaan nakikita nyo, dapat bumili din kanyan para mayroong malagyan ng patuka ang inyong ibon. So ang price po ng patukaan na yon is nasa 55 po. So nabili ko po yon sa Agribit. So maganda po ang patukaan na yon dahil plastic siya, so hindi siya madaling makakagat ng ibon. Unlike po sa clay pot na madali po siyang mabutas kasi nginangat-ngat po yan ng mga ibon natin. At sunod na bilhin nyo is yung nest box. Kasi pag once na nabili ng ibon is adult na and then ready to breed na, is dapat mayroon siyang nest box kasi doon siya nangingitlog at doon kayo makapagparami sa kanya dahil may nest box na siya. Ang panghuli nyong bilhin pag once nag-start na siyang magitlog is dapat mayroon kayong cattle fish bone sa inyong ibunan. So ano nga ba ang purpose ng cattle fish bone sa inyong ibunan? So ang purpose po ng cattle fish bone is nagbibigay po siya ng calcium sa ating mga ibon na ipinagpares. At saka hindi din malambot ang itlog ng inyong alagang ibon dahil mayroon po siyang nakukuhang source of calcium in terms of breeding. So maganda po ang papel ng cattle fish bone sa ating mga alagang ibon na ipinagpares. So ulitin ko mga kabackyard, pag newbie ka lang, una mong gawin is dapat mag-research ka sa ibon na gusto mong alagaan. So ang ika-recommend ko sa iyo is itong Parakeet Badgerigar dahil mura lang sila at good na good sila for newbie. Pangalawa, dapat mayroon ka ng cage na inihanda bago ka bumili ng ibon. So alam nyo ba kung bakit? Kasi pag once may cage na kayo, safety na safety na yung ibon nyo, hindi na kayo mapag-iwanan niya kapag nalock nyo lang yung pintuan ng cage. So pangatlo, dapat mayroon kayong patubigan dahil dyan kayo nagbibigay ng tubig sa inyong ibon. Pangapat, dapat may patukaan kayo. Panglima, dapat mayroon kayong dapuan kasi dyan sila nakadapo. At saka maganda din ang cage pag may padapuan dahil pag adult na yung ibon nyo is dyan sila nag-start na mag-breed. So ang pang-anim, dapat mayroon kayong nest box. So importante po ang papel ng nest box dahil dyan po sila nangingitlog at dyan kayo makapagpadami sa inyong ibon na gustong alagaan. So ang pang-pito, dapat mayroon kayong cattle fish bone katulad ng puti na yan sa nakikita nyo. So importante ang cattle fish bone sa ating mga alagang ibon na ipinagpares para mayroon silang source of calcium na mapagkukunan sa loob ng inyong cage. So bago tayo magtapos mga kabackyard, shout out muna tayo. Shout out sa iyo KE3D Treasure. So salamat po sa panonood, idol. Happy breeding po. So John Gilbert Narido, shout out sa iyo, idol. Salamat sa panonood, happy breeding po. Shout out sa iyo Mart Manuel Mami Selly 2156. So salamat sa panonood, idol. Happy breeding po. So shout out sa iyo Jinel Margatines 8416. So salamat sa panonood, idol. Happy breeding po. So dito na magtatapos ang vlog ko mga backyard. Kung mayroon kayong mga katanungan, pa-shout out, mag-message lang kayo sa video na to para ma-shout out ko kayo sa next upload ko. So God bless po sa ating lahat mga backyard. Mag-ingat po tayo. Enjoy lang po tayo sa hobby natin kung saan tayo masaya.